Papasok na ng second round at qualification phase naman yung sa Gilas. Ito yung from 17 to top 32 dahil nga sa spot sa Olympics. Kada region kasi merong representative at isa lang para sa Asia. Ang makakalabang kasi ng Gilas ay South Sudan ngayong araw yon, August 31. May isang panalo ang South Sudan nang talunin nila ang China. Ang Pilipinas at China naman wala pang panalo sa first round. Pero ang Gilas ay malapit sa game point, minus 23 kontra sa minus 18 ng China. Kung ikukumpara mo pa ng 2019 World Cup, mas dikit ngayon ng Pilipinas para hindi naman mahuli sa ranking. So sa Group M, andito ang Gilas, Angola, South Sudan at China. So tig dalawang games ang bawat team. May dalawang chances din ang Gilas para sa Olympic spot. Ayon nga yan sa mga balita. Pero ito kasi ang senaryo niyan. Ang nababasa ko lang kasi ay inaasahan niyang matatalo ang Japan at ibang Asian team sa classification phase. Na bakit naman ganun? Para nga makapasok ang Gilas sa Olympic spot. Dapat ang mentality nila kailangan manalo, hindi na lang puro puso lagi. Kahit si Sakuragi, puso niya na kay Haruko. Yung mentality niya talunin si Rukawa, hindi yung kabilang team. Ang Japan ngayon ang may malaking chance na makapasok sa Olympics or makakuha ng spot dahil nga sa isang panalo at kakalabanin nila ang Cape Verde at Venezuela. Ang Cape Verde kasi pwede natin sabihin 50-50 chances para sa Japan. Yung versus Venezuela ganun din. Dahil since February, hindi pa ulit nananalo ang Venezuela mula qualifiers hanggang World Cup. Ang Japan din, parang JDM nila, sumisibak ng supercar. Ito naman, kayang sumibak ng top 24 team sa ranking. Ito nga yung Finland. Ang Japan din, nanalo sa mga powerhouse team sa Asia. Isang panalo na lang din kasi ang kailangan ng Japan at kahit yung isa matalo sila, wag lang lalagpas ng 10 points pataas yung score. Nilagyan ko lang ng ganong points dahil hindi pa naman alam kung ano yung score ng ibang mga team sa Asia na maglalaro ngayon. So sinasabi kasi doon na inaasahan sana matalo ang lahat ng Asian team sa qualification phase para magkaroon ng pag-asa ang Gilas. Pero kahit tingnan mo pa lang yung groupings ngayon, imposible nang mangyari na matalo lahat ang teams dahil maglalaban or nasa isang group ang Iran at Lebanon sa classification phase. Doon pa lang dalawa na ang dapat bantayan nila. So hindi na lang Japan ang may malaking chance na makaagaw pa ng Olympic spot dahil isa doon sa Lebanon at Iran ang may assurance na tatabla sa win-loss record at game points ang paglalabanan. Kaya sabi ko kanina, dapat ang nasa kanila ay winning mentality na para sa Gilas, hindi na lang kasi puro puso. Kasi dapat nilang isipin dalawang teams na ang nag-aagawan para sa Olympic spot at hindi sila kasama sa dalawang teams na yun. So may pag-asa pa naman ng Pilipinas kung mananalo sila ng dalawang classification game nila para siguradong papasok sa Olympic spot. Yung Japan, 50-50 chances na manalo ngayon. Ang South Sudan, powerhouse team sa kanilang region. Ganun din ang China, isa sa best team sa Asia bago dumating ang New Zealand at Australia na dalawang Oceania teams. Yan kasi ang nakakasibak sa China sa mga qualifying games. So hindi dapat baliwalain yun. Halos magkakasabay din kasi ang laro ng Gilas versus South Sudan, Ivory Coast versus Lebanon. Ang dapat din tingnan yung schedule ng Japan at Venezuela kung sino mananalo dun. Pagpalagay nating manalo ang Gilas at manalo din ang Japan, papasok pa yon sa susunod na araw. Dahil nga pagpalagay pa nating lahat ng Asian teams ay matalo, ang iisipin mo na lang dyan yung laban ng Lebanon at Iran sa September 2. Kasama din doon ang laban ng Japan at Cape Verde.